Magandang araw mga ka-Hilux. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tire rotation ng aking 2021 Toyota Hilux. So, ang nakakabit na mugs and tires ngayon ay yung nabili ko na second hand na BF Goodrich KM3 with Rotiform 6x fuel mugs. So, kaya ako nagpa-rotate ng aking tires dahil nung nabili ko siya, second hand, ang tendency niyan is hindi na pantay yung pagkapudpod nung tread. Kaya, ang nangyari is, yung dalawang medyo malala yung hindi pantay na pagkapudpod na gulong na ilagay dito sa unahan na part kung saan ang tendency niyan ay medyo maalog or magalaw yung kapag dinadrive mo na. Kaya ang naisipan ko na ipa-tire rotation ko yung dalawang nasa likod na gulong, pinalipat ko sa unahan, tapos yung dalawang gulong na hindi masyadong pantay yung pagkapudpod, ipinalipat ko sa likod. Hindi ko na video yung pagpa-tire rotation ko, pero ito na, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kalagayan ng dalawang gulong na nailipat sa unahan tapos nung nasa likod. So, ito na yung mugs and tires na nakakabit sa unahan. Ipapakita ko sa inyo kung pantay ba or gaano kapantay yung tread niya ngayon compared dun sa nakalagay dun sa likod. So, medyo madumi ang ating sasakyan ngayon dahil hindi pa tayo nagpapawashing. Tapos, ito naman yung dating nakalagay sa unahan. Kung mapapansin nyo, hindi pantay yung tread niya. Yan o, ito medyo bago, medyo makapal pa. Tapos dito sa part na to, medyo manipis na. Ito naman makapal pa tapos manipis ulit. Kaya nung kinabit to, nung nagpa-lift ako, ang nangyari is magalaw yung ride dahil nga ito yung nakakabit dun sa unahan. Tapos yun nga, kapag sa unahan, ang galaw ng gulong is sa paunahan, paatras, tapos pwede mo siyang i-turn. Pero kapag nakakabit siya sa likod, ang mangyayari is ang galaw niya is paunahan at paatras lang. Kaya ang mangyayari is papantay yung or hahabol itong makapal dito sa manipis na part. Pakita ko sa inyo ngayon yung difference ng ride niya.
Ganito na yung ride niya nung napalitan na nung pantay na gulong sa unahan. Hindi mo na nafe-feel na parang nagsasariling kumaliwa or kumanan yung manibela mo. Tapos kapag low RPM or mabagal yung patakbo mo, hindi mo nafe-feel yung tumatalbog dito sa unahan kasi nga pantay na siya. Hindi na siya magalaw.